kanino ka kakampi? For the record, sa usapin ng West Philippine Sea, sa China o sa Philippines? Pilipinas po. Pilipinas. Ibig sabihin, susuportahan mo ang ginagawa ng ating pamahalaan. Opo. Nagagira ang China at ang Pilipinas. I will ask you to bear arms and fight for this country, the Philippines. Are you willing to do that? Eh, Pilipino na ako eh. Siyempre dito sa Pilipinas pa. So, you're willing to fight for this country? Opo. Marami na kami Pilipino rito. Ang 30 years na po ako nito sa Pilipinas po. Hindi ko tinatanong kung ilang taon ka na rito. Bakit gusto mong maging Pilipino? Eh, handa kang mamatay na Pilipino. Paano masasabi na meron ka ng pusong Pilipino? So ang status mo ngayon, ano ka? Illegal alien? Resident alien? Legal po. Illegal? So ang tanong dito ng committee, ito yung mga tinatanong ko lagi. Kumpleto naman yung mga papeles mo. Eh bakit gusto mo maging Pilipino? Bakit gusto mong maging Filipino citizen? Marami na kami Pilipino rito. Mababait ang Pilipino. Mababait ang Pilipino. Bakit gusto mo maging Pilipino? Mababait talaga ng mga Pilipino po. At saka, ang 30 years na po ako nito sa Pilipinas po. Hindi ko tinatanong kung ilang taong ka na rito. Bakit gusto mong maging Pilipino? Kaya, yung matagal po na ako rito, yung mga kaibigan ko, mga Pilipino, mabait po. At saka, talagang gusto kami ng habang buhay. Magtirahan po dito. Gusto mo ng habang buhay sa Pilipinas? Opo, opo. Eh, handa kang mamatay na Pilipino? Ha? Opo, hanggang patay po. Ano sa... I've been looking at your records. Ano ba gusto mo? Mag-Inglesan tayo o mag-Tagalog? Tagalog. Tagalog? Opo. Bakit marunong ka na mag-Tagalog? Lagi ko nang kausapin mga kaibigan ng Pilipino po. Dahil ganun katagal ka na sa Pilipinas? 33 years na po. 33 years. Opo. So, may pamilya ka na rito? May anak ka na rito? Oh, meron po. Dalawa po. Dalawa? Dalawang po? Ano? Dalawang anak ko po. Dalawang anak mo. Natatawa itong mga tiga-DBM eh. Dalawa ang anak mo sa Pilipinas. Saan nag-aral yung mga anak mo? Sa dalaki po sa Xavier. Ang babae. Sa Xavier? Xavier, po. Xavier. Dito yan, sa San Juan? Opo, opo. Yung babae po sa Ika. Ano ba yung Ika? Yung sa San Juan? Yung San Juan din po, San Juan. Sa San Juan. Oo. Kasama mo ba dito yung mga anak mo? Yung lalaki po, yung panganay. Pwede bang tumayo yung anak? Ayun. Ikaw ang anak. Hindi ka pa napin na pa-out, pero marunong ka rin mag-Tagalog? Marunong. Let the records reflect. Can we get your name? Kunin mo yung pangalan. Pwede ka siguro maupo dito. Wala na bang upuan pa? Paalisin muna natin yung DBM. Pilipino naman itong mga DBM na to eh. Can we move a little bit to the right? Sama niyo yung nameplate niyo para ano? Dito na po. Attorney Chutor. Palipat-lipat ka na, Attorney. Kay Congressman Chutor. Nakakadalawang lipat ka na. Congressman Anyela, can you move to a little bit to... Oh, diyan ka. Takot sa aircon. Can we get your name? Pangalan ko po, Justin Wang. Can you administer the oath? Kindly stand up, please.
Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate hearing? Yes, I swear. Thank you. So, father mo, yung applicant? Yes po, father. Tatay mo? Yes. Dito ka nag-aral? Dito po, sa San Juan. San Juan? Opo. Saan ka pinanganak? Dito rin po. Saan? Sa Manila po. Sa Pilipinas? Yes po. Magaling ka na mag-Tagalog? Talaga ko, yes po. Ganong katagal ka na sa Pilipinas? Dito po ako pinanganak eh. Dito ako lumaki po. Dito ka lumaki. Yes. Dito ka na naninirahan. Yes. Kumusta tong tatay mo? Mabait? Mabait po ko. Masipag rin. Ha? Masipag po. At mabait po. Mabait. So talagang gusto nyo na sa Pilipinas? Yes po, yes. Ano ang pagkain nyo? Hindi ko na, well, nothing personal. Siyempre, kumakain din kayo ng Chinese noodles. Yes. Chinese, Filipino rin po meron. Filipino? Opo. Anong paborito nyo sa bahay na kainin? Na Filipino food po? Dinuguan. Yun para sa akin. Tapos, adobong pusit. Adobong pusit po. Adobong pusit? Opo. Mr. Wang, do you have a Filipino name? Ano ba ang ano mo? Mark po. Mark? Opo. Ang layo naman ng Mark sa Lidwan. Mr. Mark? Opo. Ang ginagamit mo, Mark ano? Mark Ong. Bakit? Ano, yung Ong ba at Wang, pareho yun? Pareho po. Kasi nasa Manta din, Wang po. Pero pag sa Fokinis po, sa Fokin po, Ong po. So ikaw si Mark Ong? Opo. Anong paborito mong pagkain sa dito sa Pilipinas? Sinigang o crispy pata. No? Oo. Nakakagutom ah. Alam mo pusit. Marunong ka naman magluto? Anong Pilipino food? Asawa ko po. So, ang panlasa mo, sinasabi mo, Pilipino na. Opa. Masarap ang Pilipino food. Marunong ka magsalita ng Pilipino. Dahil doon, Pilipino ka na? Gusto mo na maging Pilipino? Opo. Ang hinahanap ng kumiting ito, pusong Pilipino. Si Justin Brownlee, talaga nung ginawa namin Pilipino, eh kahit mabali ang likod sa basketball, pinapakita niya at minahal niya ang Pilipinas. And the same is true with, we have a second applicant for naturalization here. Later, we will be asking you. You can be seated there. So that is also what we will be requiring. Paano masasabi na meron ka ng pusong Pilipino? Kasi nasa Filipino Chinese chamber po din ako. Filipino Chinese ano po? Chamber. Chamber. Ano yung ginagawa ng Filipino Chinese chamber? Lagi po kami ng kasama kahit sa may mga bagyo o sa medical mentions o tatayo din kami ng mga eskwelahan po. Ibig sabihin, tumutulong kayo magtayo ng mga eskwelahan? Opo. Ano yung public school o private school? Sa mga probinsya kasi yung Filipino Chinese ng chamber, hindi ko rin tatanong kung private o ano, pero basta pag may kailangan, tulungan po kami. Tumutulong kayo. Opo. Nakita ko rin dito sa record mo na ikaw ay bumbero? Opo. Anong bumbero? Sa sunog? Sa sunog po. 2005 hanggang 2012. Yung bumbero po ako. Ermita Malate Fire Rescue Volunteer Association. Opo. Pumupunta ka naman sa sunog? Opo. Dahil doon, pwede ka na Pilipino? tumutulong kang maapula ang sunog. So, nagdo-donate ka rin sa mga nasunugan? Opo. Hanggang ngayon, direkto pa rin ako po doon sa Ermita ng yung bumbero po. Tapos dito sa Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry, nagbibigay kayo sa mga kalamidad, medical mission. Tapos, itong Juan Care Foundation. Opo. Ano naman ito? Yung sa pang-name po, marami po kami nang bigay ng face mask, yung facial, alcohol, mga grocery, ganun.
Nung pandemic? Opo. Halimbawa, saan lugar kayo namigay? Marami po. Ang Pasay, Manila, Panayake, marami po. Kahit dun sa Cebu po. Cebu? Opo. So, ibig sabihin, dahil matulungin ka, pwede ka ng Pilipino? Ha? Sana po. Ang isang gusto kong malaman, ikaw ba ay dumaan din sa hirap? Kasi ang Pilipino ay sanay sa hirap. Marami tayong mga, marami, hindi ka pa Pilipino, pero marami kaming mga kababayan talagang tumutulay sa kawad ng kahirapan. Hindi naman ang buhay sa Pilipinas, hindi ganong kadali. Marami tayong mga kababayan, habang tayo nag-uusap ngayon, baka hindi mananghalian. Mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng bilihin. Marami tayong kababayan na hindi nakakapag-aral kasi walang pangmatrikula. Habang nag-uusap tayo, marami tayong kababayan na nasa ospital, walang pambayad ng gamot at ng doktor. Marami tayong kababayan ngayon na nasa init ng araw, naglalakad kasi walang pambayad sa tricycle o pedicab. Ang Pilipino, sanay maghirap. Nung kamakalawan linggo, kausap ko si Ginoong Jimmy Pacheco, siya ay nakalaya, pinalaya, nabuhay, nakidnap siya ng Hamas sa Gaza, nung lusubin ng Israel. Kausap ko siya na matagal. Nung February 3, bumalik uli siya sa Israel, sa Tel Aviv, para magtrabaho kasi gusto niyang mapag-aral yung kanyang mga anak. 49 days siya nasa ilalim ng tunnel sa Gaza na hanggang ngayon ay binobomba pa ng Israel Defense Force. At nandun pa rin yung mga hostages. Pilipino siya. Nabuhay siya. Bumalik sa Israel. Talagang gusto niya mapag-aral yung dalawa niyang anak. Kambal pa. Ayoko na sanang pabalikin pero gusto niyang tulungan yung pamilya niya. Ikaw ba ay dumanas din sa hirap dito sa Pilipinas? Opo. Galing ko din sa mahirap po. Ano, kasi pag tumating ko, 12 years old pa lang ako. Kaya mahirap kami ka, walang pera pang alay sa school. Kaya puto-puto yung salita ko. Hindi ko rin manulong mag-Ingles. Saan ka unang lumanding dito sa Pilipinas? Saan lugar? Sa Maynila? Sa saan? Cagayan Isabela po. Isabela? Cagayan Isabela. Oh, yung dinanas mong hirap, gaya ng ano? Ano yung trabaho? Pag-alawin ko yung palay. Ano? Paano po? Palay. Palay? Oo, palay. Ano, nagbibilad ka ng palay? Naglalagay ka ng palay sa sako? Hindi. Pag-alaw, pagtuyo yung palay. Ah, pinapatuyo ang palay? Opo. Nagbibilad? Ano, sa karsada? Hindi po. Kasi yung tito ko, may rice mill siya. Rice mill? Opo. Kaya yung bata pa ako na pagtuyo ko na yung mga palay. Hindi naman kayo smuggler ng bigas. Nagbibilad kayo ng palay. Yun doon mo na yun ang trabaho mo. Opo. So doon mo nakita yung hirap, pero hindi na dinanas ng anak mo yan. Hindi na dumaan sa hirap yung mga anak mo. Siyempre, minsan kuntuhan ko yung mga story namin eh. Kung anong mahirap, kung talaga kailangan tulungan sila sa mga mahirap-hirap. Sa record mo nakalagay din na noong 19 anyos ka, ahente ka ng tsinelas. Opo, opo. Ano naman klaseng chinelas yon? Mga kaling China po. Chinelas, yung chinelas na... Tsaka mga lambit po. Tinitingnan ko itong mga paano mga babae rito. Wala namang nakasuot na yung... Anong tawag doon? Oo. Na sipit na gano'n? Yung mga mula lang po. Magkano yung chinelas? Mga... Nakalimutan ko pero siguro mga hindi apat ng 30 o ano gano'n lang. Isang pares? Opo. Ano yun, nilalako nyo? Tinitinda nyo? Oo, tinitinda mo. Ahente ko po. Pwede utang? Binsan, pag suki. Tapos, nakarating ka na ng Maynila. Opo. Bakit mo naman naisipan pumunta ng Maynila?
trabaho ko sa printing na t-shirt. Printing ng t-shirt? Opo. Baka sa mga kandidato yun, ah. So, nakita mo ang hirap ng Pilipino? Opo. Kasi kahit dun sa printing, ako lang isang Chinese eh. Polo Pilipino. Kaya lagi kami na kasama. Ang lumi yung printing, di ba? Mga pintula. Sama-sama kami. Alam ko po. Pag sweldo, inuman nyo ng mga gin, beer. Pag sapato. Ngayon, lumalabas dito sa records na hawak ko, meron ka ng 800 na empleyado. Kasi apat ng company po kami. Mga pag-total, apat ng 1,300 po. 1,300. So, ang status mo ngayon, ano ka? Illegal alien? Resident alien? Legal po. Illegal? Hindi, legal. Legal alien ka. Legal alien ka. Ngayon, medyo nakikita ko, umangat-angat ka na sa buhay dito sa records dito. May mga napatayo ka mga warehouse, bodega sa Subic. Opo. Ito po ang general manager po namin. Ah, yung translator mo. Ay, hindi ka pala translator, manager ka pala. Dapat nakalagay dyan, manager. Okay lang, sir, kahit ang translator lang. Ayun. So, paano ka, sa mga negosyo mo ngayon, warehouse, paano ka pa makakatulong sa Pilipino? Paano ba pa magagawang tumulong sa... Marami po kami na pupuntahan ng sa... Ano yung pinapakita mo? Sa Subic. Pwede po si Kelly na... Secretary is directed to approach and retrieve the pictures. Mamaya, pakapaliwanag na nila. Oh. Ate, baka wala na sila maipaliwanag kasi kumuha mo na. Bigay mo muna. Kasi Mr. Kelly, baka pwedeng paki... Ano pa yung pwede nyo itulong sa... Ang mga empleyado nyo, 800. Kanina sabi nyo, 1,000, ano? Kasi apat ng company po. 1,200? 300 po. Ano yun, mga Pilipino? Pilipino po. Lahat Pilipino? Opo. Na binibigyan nyo ng trabaho? Opo. Baka naman below minimum wage yun. Ha? Paliwanag nyo nga yung paano pa makakatulong bukod sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Actually, sir, meron po kami CSR din po sa mga indigenous people pag yun sa Subic po, sir. So, during pandemic times po, nag-donate po kami ng mga face masks, mga relief goods. Then yung during the pandemic time din po 2019, yung mga staff po namin na workers, pinagstay po namin dun sa Subic for them to work all throughout the pandemic. Sagot po namin lahat 'yon. Food, shelter, salary po. Business aside from construction of warehouses. Ano 'yun? Bali ang model po namin dun sa Subic, sir, is construction of warehouse. Then we do subleasing po sa mga tenants, sa mga SMEs po na locator po, sir. Edi tax-free? Tax-free po before, sir. Ngayon, with the create, sir, medyo nahihirapan po kami ngayon, sir, to attract more potential tenants. After the pandemic, ang hirap mag-attract ng locators? Correct, sir. Opo. Bagsak ba ang business sa Subic? You could say that, sir, medyo po with the create. Kasi, sir, with the incentive, mahirap. Well, what do you mean create? Yung bagong batas? Yes, sir. Opo. Sinisi mo pa kami. Hindi naman po, sir. Sinasabi ko lang po yung katotohanan po nangyayari. With the... na naglo-locate sa Subic? Kukunti na po ngayon. Nabawasan po, sir. Nabawasan. Mukhang ano ka, pro-charter change, ha? Hindi naman po, sir. So, nabawasan. Paano niya mami-maintain ngayon itong dami ng empleyado niyo? Sir, yung ano lang po yung sa employment po namin, tuloy-tuloy naman po ngayon, sir. Kasi construction po namin is tuloy-tuloy. So, gawa lang kayo ng gawa ng warehouse. Kasi yung property, sir, 200 hectares po siya. So, kahit walang locator, gawa lang kayo ng gawa? Apo, sir. We are hoping na to get investors naman po na to settle in Subic din po sa Freeport. Apo. Isa sa mga records na nandito sa akin, si Mr. Wang ay dating... member din ng board of directors ng isang kumpanya, Top Market Property Development, na formerly subsidiary ng AM Ureta. AM Ureta Company. Yung AM Ureta, sikat yun dito sa Metro Manila. Eh.
maraming nagawa na yun doon na ano, na building. Ang mga nagawa nitong building, nitong kumpanyang ito, to name a few, ay yung Manila Peninsula Intercontinental Hotel. Pero mukhang itong Intercon, giniba na to eh. Hilton, Samal Island Resort, etc., etc. So, hindi lang sa na-involve si Mr. Wang sa paggagawa ng warehouse, kundi yung mga resort. First class resorts ito, Samal Island Resort, Manila Peninsula. Maganda yung Manila Peninsula. Maganda rin itong Hilton. So, mahaba na yung karanasan nyo sa property development. Yung ba ang core competency, yung main business ba, yung project management ba to, o construction? Ano ba ang... Construction lang po. Construction. So, yung empleyado na sinasabi mo, yung 1,800... 300 po. 1,300. Opo. Kasama dito yung mga construction workers? Opo, opo. Uh-huh. So, may construction company rin kayo? Opo. Yung may 500 ng empleyado po. Sa construction? Opo. So, mga engineer, mga foreman, ganon? Opo. Oho. Eh, si manager? Manager ka sa... Ako po sa... In charge po ako sa Subic, sir. Sa Freeport. Opo. Sa so, hindi SBMA. Ka sa construction? Construction din, sir. Marketing. Engineer ka ba? Engineer? Hindi po ako engineer, sir. Pero ako po sa operations po nung sa Freeport. Opo. Isa pang nabasa ko rito sa records ay kayo ang nagsimula ng Coffee Heritage Project. Yung mga kape. Kape sa Cordillera. Heirloom Baraco Coffee Project. Para matulungan ang mga tiga Cordillera at kasama pa dito ang Bangsamoro. Anong ibig sabihin itong coffee? Natatandaan niya ba ito? Itong Coffee Opo. Heritage Project. Ano ibig sabihin? Kasi dati, nabasa kami, malami kopi dito sa Pilipinas. Correct. Pero ngayon, polo import na. Kaya ang awa kami yung mga tika-bunto, tika-ano, wala sila ng pang-tadim ng mga kopi. Kaya may kawa kami isang parang association ngayon na tutulungan namin, pipigay kami ng pera para pwede sila mag-tadim ng kape po. Mga tribes? Aba. So saan napupunta yung kape tinanim nila? Ang layo, pulo sa bunto po. Hindi, sino ang bumibili? Sino ang... Yung may isang kasama namin po. Ah, sila bumibili? Ako lang tedikto po dun. Nakalagay dito, coffee... Nakalagay dito, that you have been instrumental in providing direction and support to Coffee Heritage Projects, research on the impacts of climate change in coffee arms and production. So, director ka nung grupong yon na nagtatanim ng kape para mabigyan ng trabaho yung mga nasa bundok. Opo. Sino bumibili ng kape? Yung isang Pilipino rin po. Sa Tirikto rin po yung ano. Eh saan naman binebenta yung kape? Sa iba, umiinom ko ng kape ngayon. Malamig na. Meron po sila yung tintahan sa coffee shop sa may City Hall Manila. Sa City tapi, Hall? Oh, tapi ng City Hall. Tindahan nila kape. Opa. Doon galing sa bundok. Doon galing sa bundok. Yun ang sinusuportahan nyo. Opa. Eh, ba't di pa kayo nagtayo ng coffee shop na marami? Na ano, di ba? Kasi konti pa lang ngayon. Eh, ito yung Bangsamoro. Sa Mindanao, anong tulong nyo doon sa kape? Yun nga. Yung nagtanim din sila ng kape? Tatanim sila. Tapos patanan nila dito sa Manila. Kaibigan ko ang mga Bangsamoro. Tatanungin ko yan kung totoo yung ginagawa nyo. Totoo naman po. Kasi may shop naman po sa tabi ng City Hall Manila po. Tumutulong ka rin sa League of Municipalities. Nakalagay dito, kaalis lang ng opisina ni Congressman Bernos sa mga beautification, etc., etc. Alam nyo, Mr. Wang, Mr. Ong, ako po yung laging tumitindig tungkol sa problema sa West Philippine Sea. Matatanungin kita, pwede mong sagutin to.
o hindi sagutin, pwedeng baliwalain mo. Kung sakaling maging Pilipino ka, at ngayon hindi pa Pilipino, pinag-uusapan pa natin, natural lang siguro na malaman mo yung pangkasalukuyang issue sa West Philippine Sea ng People's Republic of China at ng Pilipinas. Kung Pilipino ka, naging Pilipino ka na, na-naturalized ka na, kanina naglabas na naman ng statement ng China na hindi nila kikilalanin yung desisyon ng international arbitral. Ang arbitral tribunal, parang isang husgado rin na pag-aari ng Philippines yung dagat na pinag-aawayan ngayon. Siguro, tanungin kita, pag Pilipino ka na, saan ka kakampi doon? Yung sa posisyon ng Pilipinas o sa posisyon ng China? Hindi kailangan ko lang isip. Pilipinas po. Kasi dito talaga ako eh. Okay. Malabo ako doon sa China. Kasi mataba, wala na ako doon. Okay. Siguro yung anak mo, ganun din? Siyempre. Yes po, yes. Okay, maliwanag yon. Tanungin ko ang, maraming salamat, Mr. Ong. Tanungin ko ang Office of the Solicitor General. Ano yung position paper natin dito? May comment natin? Good morning, Your Honor. Thank you for inviting the Office of the Solicitor General to today's public hearing. The granting of Philippine citizenship to deserving foreigners who have embraced Filipino culture and have contributed substantially to the well-being of Filipinos is an exercise of legislative power which is vested in Congress under the fundamental law. Further, considering that the applicant has submitted clearances from the relevant government agencies, such as the Bureau of Immigration and the National Bureau of Investigation, stating that his name does not appear in any of the respective derogatory records, databases, or lists, the OSG has no objections to the granting of Philippine citizenship to Mr. Lee Duan Wang. Thank you, Your Honor. Thank you. And for the record, you are State Solicitor Raymond Pasilyao, Your Honor. Raymond Pasilyao, Your Honor. Yes, Your Honor. Thank you. From the Department of Justice, Attorney Don Rick. Ang ganda ng pangalan mo, ha? Don Rick Ventura, State Counsel. Thank you very much, Your Honor. The Department of Justice interposes no objection, Your Honor. Submitted the position paper? No, Your Honor. No or yes? I do not know, Your Honor. I'm specifically assigned only to Corvin, but this one, previously, I was not assigned to this. Okay, but we'll have to check on that, Your yes, Honor. Yes, because it was already I'm sorry for that. We'll have to check. House. Yes, Your Honor. Yes. DOJ, ito pala. Ba't dito yes. Ka napasama sa ano? Magkasama kayo? Okay. Yes, Attorney, Your Honor. Attorney Cuevas, Kapulong or Attorney, pasensya na, Rosario Elena. Rosario Elena Laborte yes. Cuevas, Mr. Yes. Chair. Good morning, Mr. Chair. For the Department of Justice, we interpose no objection to the grant of Philippine citizenship to the said foreign national. As it is in accord with Section 1, Paragraph 4, Article 4 of the Constitution, wherein one of the means by which naturalization may be granted would be the legislative naturalization. We acknowledge that it is essentially a prerogative of the legislative branch of the government, and it is within the powers of Congress to enact laws subject to its internal rules on the grant of Philippine citizenship to deserving foreigners who have embraced the Filipino culture, as well as those who have embodied Filipino values of perseverance, determination, and dedication to their craft. However, Mr. Chair, we defer to the findings of the Bureau of Immigration and the National Bureau of Investigation with respect to their confirmation that the applicant's name does not appear in any of their respective derogatory database, list, or record. Thank you, Mr. Chair. Attorney Cuevas. Nagre-reflect kasi yung ilaw sa ano, kaya hindi ko mabasa. Oho. So, what about the Bureau of Immigration? Attorney Kapulong. Yes, sir. Good morning, Your Honor. As far as the Bureau's records are concerned, it is indeed based on our records that Mr. Wang Liduan is a legal permanent resident, Your Honor.
and that he does not appear in any derogatory list, Your Honor. And we expect, we surmise that you have submitted position papers on this, aside from your oral declarations today. Meron po kayong papel na sinubmit, BID? Wala po, Your Honor. Sa House, hindi kayo nagsubmit? I will have to check, Your Honor. Baka ibang office. Baka iba pong lawyer ang nagsubmit, so, Your Honor. Can we expect a submission? Comsec, habang nandito sila. So, who else? Bureau of, Department of Foreign Affairs. Department of Foreign Affairs. Isa na lang kayo siguro. Mr. Miranda. So, who will speak? Mr. Miranda. Thank you, Your Honor. Good morning to the esteemed members of the committee. I am Antonio Miranda, Visa Assistant Director of the Department of Foreign Affairs. I am accompanied with Assistant Director Charlie Pernicolas of the Passport Division. The DFA wishes to report that Mr. Lee Duan Wang has no derogatory records in our visa and passport databases, and we will officially transmit the certifications of no derogatory records check to the Secretariat as soon as possible. With this, the DFA respectfully interposes no objection to the application for naturalization of Mr. Wang. Thank you, Chair. Thank you. Matanong ko lang ang Department of Justice and or the Bureau of Immigration can likewise make a response. If in case this is approved and he has, Mr. Wang has been using his common Filipino name of Mr. Mark Ong, pag siya ba ay naging Pilipino, ano yung magiging pangalan niya? Pwede bang mapaltan nyo na ano? O yun pa rin dati, or AKA? Ano yung magiging pangalan, Mr. Lee Wang? Kasi yung sinasabi kanina, yung Wang daw ay pareho din ng Ong. Di ba? Pwede bang mapaltan nyo? Hindi ko pa binabasa yung nilalaman ng batas, but would a petition for a change of name be needed? Or pwede nang isahan na lang yon sa pag-out niya? Ito na yung pangalan niya. Nangyari na ba yon? Na yun yung naging pangalan, yung kasi kilala siya Mr. Mark Ong. Pero yung papel sa inyo ay yung Lee Wang. So ano na pwede bang maging isa lang siyempre yung pangalan, di ba? Sa inyo bang karanasan ay nagkaroon na ng ganung pagkakataon? Kasi si Brownlee ang gustong gamitin ng iba, Noy P. Hindi naman pala naman pangalang Noy P. So, nangyari na ba yon o paano yon? Marami nakikinig ngayon. Mr. Chair, when we deal with the names of a foreign national, we always put also known as. So, as many names as possible as he has. So, we always put them in the record, Mr. Chair. Magkakaroon siya ng bagong national ID, magkakaroon ng driver's license, magkakaroon ng Filipino passport. Yung pangalan mo talaga, ano yung mag-a-appear doon? Ano yung, meron ba ang passport na lumabas na also known as? Meron na bang gano'n? Wala pa atang gano'n. I am not aware of any rules with the passport issuance, Mr. Chair, because that belongs to DFA. Yeah. Opo. Your Honor, with regard to the name, as far as the Bureau's records are concerned, it will be still maintained yung pong original na name. That's because this is the document he used as for travel document, as for also with regard to the application of his permanent resident visa. Although, sir, if he is given Filipino citizenship, it depends upon if the department of or what travel document he uses. If he uses his new or Filipino name or the same name, it will be still in our records. But of course, Your Honor, if he is already granted Filipino citizenship, then of course the Bureau of Immigration will lose jurisdiction over him because he's already Filipino, Your Honor. May I ask, mahirapan ako, paikot-ikot na ako dito. Sa kaliwa naman, Department of Foreign Affairs, the same question. Sir, we follow the birth certificate rule. So, ako ano pong nasa birth certificate niya, yun po yung susundin. In so far as passports po, sir. Final question again, reiterate. Before lunch is served, Mr. Lee Duan Wang. Pag naging Pilipino ka,
hindi ka lang manunumpa sa Pilipinas, kasama na yung saligang batas. Ulitin ko yung tanong, kanino ka kakampi? For the record, sa usapin ng West Philippine Sea, sa China o sa Philippines? Pilipinas po. Pilipinas. Ibig sabihin, susuportahan mo ang ginagawa ng ating pamahalaan. Opo. Salamat. Senator De La Rosa? Sir Chair. Sir Chair. Yes. Yes, pwede ko matanong si Mr. Mark kung just in case, ha? Hypothetical question. Opo. Nagkagira ang China at ang Pilipinas. I will ask you to bear arms and fight for this country, the Philippines. Are you willing to do that? Eh, Pilipino na ako eh. Pag, siyempre dito sa Pilipinas pa. So, you're willing to fight for this country? Opo. Thank you, Mr. Chair. Thank you. And thank you po. Mr. Chair, gusto ko lang susugan yung last question mo. Opo. Yung nga to our resource persons, just in case, gusto ni Mark na mag-assume ng Filipino name as Mark Bato. Paano natin kagawin yan? Kung gusto ni Mark na gawin yung pangalan niya, Mark Bato, Filipino name niya. Paano ba gawin yan? Mahirap yung tanong ni Senator De La Rosa. Nagpalit na lang ano. Sabihin mo na rin Mark Tol Bato. Mark Tol Bato. Sinong makakasagot? Andito ang Supreme Court, pero ayaw sumagot ng Supreme Court. Department of Justice, change of name na siguro yun, ano? He will undergo a procedure. I am not sure, Mr. Chair, because apparently his birth certificate is not from the PSA, not from the Philippines. So I don't think if we can have a change of name, because change of name would be reflected in the Philippines birth certificate, right? So, hindi ko po talaga alam. So, nickname na lang yung bato. Nickname na lang yung bato. Pero yung nickname, hindi lumalabas sa passport yun eh. Di ba, kahit si Senator De La Rosa, wala namang bato sa passport. Hindi lumalabas yun. Di ba, DFA? Yes, sir. Hindi po. Wala pong lumalabas. Walang... It's the same. You can adopt a nickname. Payag ka na, ano? Pero pag bato yung ginamit mo, magpapa-shave ka ng buhok? Any other questions from Senator De La Rosa? Meron pa tayo? Wala na, Mr. Chair. That's all. I would like to manifest my intention to support the application for Filipino citizenship of Mark Bato. Hindi ko lang sabi yung full name sa Mark. Basta Mark, Mr. Chair. Mark Wang. Mr. Lee Mark Duan Wang. Yes, Mr. Chair. With a proposal coming from Senator De La Rosa and objections coming from my other colleagues, the chair is inclined to approve the petition for naturalization under the legislative mode of Mr. Lee Duan Wang. And the same is hereby considered as approved and will be submitted to the Senate plenary for its final consideration. Congratulations. Thank you po. Thank you, Honor. Thank you. Ngayon ka pa nag-English nung tapos na. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat. You're now excused. We now...